Promise, I won't hide it.
when we declare that you are God over our lives, Lord God, this evening. Lord, we continue to lift your name, Lord, in this place tonight. Lord, continue to have your way and move in our midst, Lord God. Lord, tuloy namin dinidesire, Lord, to obey you, to go, Lord God, wherever you will lead us, Lord God. We will follow you, Lord. Thank you, Jesus, for tonight. Thank you for your presence. We love you, Lord. We give you praise in Jesus' name. We pray. So magandang gabi sa ating lahat mga kapatid. Ako po ulit si Brother Mark de Fontorum. Ngayon pong araw na ito, today you'll be watching this on the November 1st, the first Wednesday of November. So for many of us, this is a beginning of the, mga unofficially, will almost near Christmas. In less than 2 weeks or 4 weeks, it will be December. And then after that, December, in the next 4 weeks, 2024 na po mga kapatid. And for many, a new year signifies new things, new chapter. And for this month of November, we will have a new topic or theme for the month. For the month of November, our theme is expanding into new things. So before we start, before we dwell on the message of today's word, let's all pray mga kapatid. Let's all bow our head and let's put ourselves in the presence of our Lord Jesus Christ. Ama naming Diyos, maraming pong salamat sa umagang ito, sa buong araw nito na pinag-alam mo sa amin. For this evening, Father God, we ask of you to guide us, to be with us, and to teach me, O Lord, the things that I need to share to your children, Ama. We ask your Holy Spirit right now to anoint me and to be with me, O Lord, as I share your word to your children. Marami pong salamat, Panginoon, sa patuloy na pagmamahal mo at pag-iingat mo po sa amin. Thank you, Father God, that your name alone will be glorified. Wala pong ibang pangalan, wala pong ibang simbahan, kundi ikaw lang, Panginoon, ang maitataas sa aming kalagitnaan, sa aming pag-aaral ng iyong salita. Ito po ang aking dalangin at aming pagsamba ay sa iyo lamang, ang aming Diyos at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Okay, isang magandang gabi po muli mga kapatid. As I said earlier, in the next few months, in 2 months time, it will be 2024. Napakabilis po ng panahon, di po ba? Para kaka-celebrate lang po natin ang New Year. And this time, we're almost at the end of it. And in 8 to 9 weeks time, 2023 will be over and we'll be starting a new year. And 2023 will just be a memory for many of us na isang taon na naman ang dagdag sa ating mga taon, sa ating buhay dito sa mundo. And as I said earlier, today is the first Wednesday of November. And for many of us who's watching, November 1st is a holiday here in the Philippines. Now we remember our dead loved ones, our family, na may mga like me, na may umaon ng mahal sa buhay, we remember them as they have already left and went home to the Lord. And right now, we're gonna study about a man. He's just a simple man, but his faith was so great that he was called a friend of God. Mababasa po yun sa Isaiah 41 verse 8, when he was called Abraham, my friend. So our topic for today is entitled, Leaving Everything Behind, The Faith of Abraham. Our scripture is found in Hebrews chapter 11, verses 8 to 10. I will be reading a verse, these verses, from the NASB, New American Standard Bible. Samahan niyo po ako sa pagbabasa mga kapatid. As I share God's word, let's all read Hebrews chapter 11, verses 8 to 10. Ito pong chapter na to, if we read the entire chapter, this is a, sabi nga nila, Hall of Fame chapter sa Bible. Magbasa po natin to ang mga taong nagtiwala, nanampalataya sa Panginoon,
At it's really like a hall of fame. Mga taong sikat and even some that are named, unnamed, hindi sila pinangalanan, pero they are remarkable in their faith that they have been special mentioned dito sa verse or sa chapter na ito. So basahin po natin Hebrews 11, 8 to 10. Let's start with verse 8. This is from NASB version. By faith, verse 8, by faith, Abraham, when he was called, obeyed by going out to a place which he was to receive for as an inheritance. He left, not knowing where he was going. Verse 9, by faith, he lived as a stranger in the land of promise, as in a foreign land, living in tents with Isaac and Jacob, fellow heirs of the same promise. Verse 10, for he was looking for the city which has foundation, whose architect and builder is God. God bless his word. So those verses will be our main focus for this evening. In Genesis chapter 12, this is the story of Abraham before he became Abraham, because God changed his name to Abraham. So he was 75 years old, sabi doon sa Genesis 12, verse 4, when God called Abraham to go to Canaan. For also si Abraham, he was living in the land of Haran, and God commanded him to take all his possession, including Sarai, his wife, his nephew, to go to a land, to a different country, to a different, sabihin na lang natin, area na hindi niya alam. No, and that land was called Canaan. Yung Canaan o Kanaan sa Tagalog, this is where the present-day country of Israel is. So in verse 7, God appeared, sa Genesis chapter 12 pa rin po, the Lord appeared to Abraham and said, to your offspring, I will give this land. Sa iyong mga lahi, sa aling lahi, I will give, ibibigay ko itong lupang ito. So the Lord blessed Abraham, and with that, Abraham built an altar before the Lord who has appeared to him. So ito yung context o ito yung background ng story ng Hebrews chapter 11. This Abraham or Abraham was a man called by God to go out of his own country and to live in another land, sa ibang lugar. So dito sa verses na to, maaalala natin na hindi siguro natin pwedeng right now in this situation na meron tayo, madali na siguro sa iba na mag-transfer from one place to another because of the modern times, di ba, may mga tracking services na, unlike before na talagang hahakutin mo lahat. Pag sasakay ka sa, kumbaga yung mode of transport natin ngayon, mas madali na. Dati kasi kamelyo lang, di ba? Tapos maglalakad ka. Unlike ngayon na mas madali na. Pero as an example, mahirap po talaga mag-transfer eh. I would like to give this as an example kasi po, I experienced moving from one place to another. Because I was born in Cavite City, way back, 1978 to be exact, and we transferred in Quezon City in 2002. So for 24 years of my life, I've lived in the same, I grew up in a place where I had my childhood, I grew up there, my friends are there, from elementary to high school into college. So at kumbaga nandun na yung comfort zone ko eh. Di po ba? And for those people na nang ibang bayan din, not just siguro sa Pilipinas, especially sa ibang bansa, mas mahirap yung struggle na mag-transfer ka from one place to another. So my point in giving that example is that hindi po madali na mag-transfer talaga. And for us na who grew up in that neighborhood na nakasanayan mo na, it will really be a big adjustment on our part. Siyempre, mangingibang bayan ka, you will need to establish new relationships. Di po ba? You will have to establish your new niche, sabihin na natin. Kasi nga, hindi ito yung kinagisnan mo eh. Hindi ito yung comfort zone mo. So mahirap. Mahirap para sa isang tao, lalo na sa isang pamilya siguro, na mag-transfer from one place to another.
And this is the story of Abraham, no? I believe it's different concept, probably in our time, but in those times, it's really difficult to transfer and to bring your entire possession. Yung nga lang maglilipat ka ng kwarto, di ba? Minsan dadali mo lahat, cabinet, or ililipat mo yung cabinet, yung television, yung sofa, yung bed. How much more kung entire household, no? And they were not planning to move back. Parang, at that point, when God commanded Abraham to move, lumipat ka, umalis ka dyan, at pumunta ka sa isang lugar, not knowing where that is, it's really quite difficult, and it really would take a lot of faith. Pananampalataya talaga yun, mga kapatid. Kasi sabi nga doon sa verse 10, no, he doesn't know where he was going. And that's yun yung pinaka, sabihin na natin, Lord, talaga ba na hindi alam ni Abraham kung saan siya pupunta? And the Lord will only tell him, o dito ka magsisettle, dito ka sa land of Canaan, titira. So ngayon, ang first point natin, mga kapatid, ano ba ang kailangan natin na dapat nating tandaan in expanding into new things? Kagaya nga ng sinabi ko kanina sa introductions natin, no? Our new topic for this, or theme for this month, expanding into new things. Mag-start na naman po tayo, usually 2024, beginning of the year. Sa atin, kasama na ako doon, we do resolutions or yung goals natin for the next year. So ito nga, mag-start na naman tayo. And before we do expand into new things or explore new things, there are two main points which I would love, or like for us to dwell in the story of the life of Abraham. Kumbaga, ano ba yung mga lessons na matututunan natin through the life of Abraham? And the first point that I would like to for us to remember in expanding into new things or in leaving behind things like what Abraham did, Abraham has faith and obedience. So the first point, like Abraham, we need faith and obedience. And especially going through a hard time. Yung sa mga panahon na it's really extremely difficult. Actually, kahit nga hindi extremely difficult, yung mahirap na bagay na making big decisions, decisions like, lilipat ba ako ng work? Ito madalas sa mga worker or employees, no? Pagkadating ng 13th month pay, yung iba nag-iisip na yan, mag-resign na kaya ako? Total, may pera naman akong extra. So it's another year, parang isasabi nila, new work, new year, new work. O kaya naman, major decisions like getting married, or settling down to this person with this person, or moving to another country, no? That is a big decision, a major life decision. And before I go through that, and then study again the life of Abraham, let me share you first what is found in the Bible. Sa Psalms 37, verse 4, ang sabi dito, let's all read, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. So for most of us, and most people, we do memorize this verse. Alam na natin yung Psalms 37:4, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. And most of us, to tell you honestly, even sometimes myself, we focus on that second part of the verse, yung pangalawang bahagi ng salita, which is, He will give you the desires of your heart. No, ibibigay naman talaga ng Lord eh, pero merong first part yung verse na yon, yung delight yourself in the Lord. Ito yung tanong natin ngayon sa sarili natin. Are we delighting ourselves with the Lord? Is He the real reason why we are happy? Or we have joy? Kasi yung joy, it's from within eh. It's not something that happens around us, but within us. And do we find our satisfaction and our contentment with the Lord? Are we really delighting in the Lord so that He will give us the desires of our heart? So yung focus natin talaga, minsan nagiging selective, depende sa sitwasyon natin na meron tayo. So, yun nga, what I said earlier, going through a difficult situation is extra challenge, sabihin na lang natin, for us to practice faith and obedience. No, yung transferring one place to another, it's not easy.
No, it's not easy. I know friends who transferred from this country to another. No, for example, I have friends, a lot of family friends, common friends that moved to another country. And it's really difficult kasi mag-a-adjust ka talaga. Hindi lang sa trabaho, sa culture, di ba? And transferring another thing, it's not physical transfer na mahirap eh. Yung magdadala ka ng gamit, it's really the relationship, it's really the emotional thing na you will leaving behind people, you will be leaving behind people. Iiwan mo yung pamilya mo sa Pilipinas. Ganun po yung nangyari kay Abraham. Iniwan niya yung pamilya niya at pumunta siya sa isang bayan na wala siyang kakilala, totally foreign land. Yun po yung story ni Abraham. So, mababasa natin that it's really not easy for Abraham to do that. And yet, he did. And yet, he did. He did obey God. Nagtiwala siya sa Panginoon na this God whom he believed will be with him and he will guide him. So, faith and obedience, no? Ang pananampalataya na may kalakip na gawa. No, kasi po, ang pananampalataya lang, sinabi rin sa Bible, na walang gawa ay patay. So kung puro faith lang tayo, kung hindi naman tayo kumikilos, pwede ba yon na sinabi ng Lord kay Abraham, Abraham, lumipat ka, umalis ka dyan, pumunta ka sa Kanaan, pumunta ka sa isang bayan na hindi mo alam, exactly where you will be settling down, hindi niya alam. Sinabi lang ng Lord, pumunta ka sa Kanaan. San sa Kanaan, di ba? It's a big place. So hindi natin alam kung saan exactly siya, sabi ng Lord, this is where you will settle down. This will be your land. So that's really not an easy task. So he was called really a man of faith. He was actually the father of faith for many people. And yung mga examples na sinabi ko kanina, like, what's next, Lord? Ano ba yung kasunod? In expanding new things, usually, that's the most crucial part eh. Yung parang, ano yung kasunod? Lord, after this movement, ano na yung gagawin ko? Okay, lilipat ako ng bayan o ng kumpanya o ng lugar kung saan. Komportable naman ako dito, Lord, eh. Bakit ako lilipat? Yung not knowing the unknown, that's really the most difficult part. Hindi mo alam kasi magiging successful ba ako doon pag lumipat ako doon? O magiging okay rin ba ang pamilya ko pag iniwan ko sila dito? Ano mangyayari sa friends ko? Yung mga relationships na build ko over the years, ito totally, syempre will change the way that you live. So it's really not a big, it's really a big decision to make. And when God called Abraham, he simply obeyed. Nagtiwala lang siya, sumunod lang siya. Yung faith na hindi mo kailangan magdalawang isip, it's not really glorified God. That's why he was called a friend of God, because he didn't ask God, Lord, bakit? Lord, bakit pupunta ako doon? Bakit, di ba minsan marami tayong bakit? Lord, why? Bakit doon? Or why would I do this? Kasi nga, sometimes we really need just to obey God, to do according to His will, to do what the Lord has told us to do. This is what happened to Abraham. Di ba doon sa verse 8, sabi doon, Abraham, when he was called, obeyed by going out to a place which he has to receive for an inheritance. Bilang mana sa kanya ng Panginoon, he left not knowing where he was going. Hindi niya alam actually, that is really the definition of faith eh, not knowing. Kasi sa Bible, ang definition ng faith sa Hebrews 11 verse 1, sabi doon, faith is being sure of what we hope for, being convinced of what we do not see. Yung mga bagay na hindi natin nakikita, pinapanampalatayanan na natin. Sabi sa Bible, as a dictionary actually, I found this in the internet, syempre sa Cambridge Dictionary, faith is defined as great trust of some or confidence in something or someone. Great trust. Pagtitiwala at kumpiyansa, confidence sa something or sa isang bagay, di ba? Sabi po ni John MacArthur, and I would read this definition of his faith according to John MacArthur, faith is confident trust in a future God has promised. Ang pananampalataya po ay confidence sa isang future o hinaharap that
God has promised to us. So yung confidence natin, it's not on our own strength, abilities, na you know na, hindi, I will be successful because I can do this, I have this knowledge, may PhD naman ako, I can survive. So parang, there's nothing wrong with being self-reliant or being proud of your accomplishment. That's not what I'm telling you, mga kapatid, or telling us. Kumbaga, those achievements will be something to be proud of. Pero the point is, if you put out God in that equation, kinaalis natin si Lord, that's the problem, mga kapatid. If we tend to rely solely on ourselves, not giving God na, Lord, ano po ba yung will mo para sa akin? Di ba kasi nga yung faith, if you don't obey naman sa gusto ng Lord, then paano siya? Hindi siya magpa-function properly. That's why we have, I've read actually earlier, yung verse sa Psalms 37:4, which is delight yourself, because that's the first thing that we need to do. We need to delight ourselves in God. Una pa lang, si Lord na agad, hindi yung uunahin natin yung ibang bagay, no? Unahin natin si Lord. Hindi lang siya yung mag-stamp ng approval. Okay, ito Lord, ito yung plano ko ha. Tatatat, ililista natin in our mind. Meron tayong mental list ng mga things to do and things to accomplish. And then we just want God to stamp His approval. Okay, I approve this. No, hindi po ganun yun. So, Lord, ano po yung will mo sa buhay ko? Do you want me to go to this place? Do you want me to go to this company? Do you want me to marry this person? Hindi po siya second option si Lord. Hindi, okay Lord, pag may decision na ako, ito yung napag-desisyonan ko, Lord, i-bless mo to. Gawin mo to, Lord, para sa akin. It doesn't work like that. Hindi po siya ganun. The Lord will always and should always be the first in every decision that we need to do. And that's my first point, no po. Faith and obedience in the Lord. The second point, trust the God or the future that God has given you. Trust the future that God has given you. Let me begin with this verse from God's Word. Sa Proverbs 19:21, sabi rito, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that will prevail. Marami ang plano tayo mga tao. Many, as in marami talaga. Ngunit kanino bang purpose ang dapat masunod? Diba? Doon sa binasa nating verse, sa 19:21 ng Proverbs, ano ba ang purpose na dapat masunod? Yung purpose ba natin na gusto Lord, kasi gusto ko lang naman ito gawin para sa family ko eh. Lord, that's not for myself, for my family. Yes, there's nothing wrong with that. But is that the Lord's purpose para sa buhay natin? Kasi nga, we can simply make plans. But to know what God's will is for your life, that's another thing. And you need to know that. We need to know that as His children. This is where having your relationship with the Lord needs to be checked. No, dito natin dapat i-focus yung attention natin on the portion na gaano pa tayo kalalim yung relationship natin sa Lord. Because you will not know ano ba yung pinapagawa ng Lord sa atin if we don't have a relationship with Him. And a relationship means you have an intimate relationship with God. You listen to God, to His Word. You're spending quality time with God. Like in any relationship, di po ba? Sa mag-asawa, for example, sabi nila, the more na mas matagal kayo na magkakasama, ng kasama mo, ng partner mo, kilala mo na siya. Because tinginan pa lang, alam nyo na yung ibig sabihin nun eh, di ba? Pag magkasama kayong matagal. Kasi you understand each other na. For the many years na magkasama kayo, tingin pa lang ng asawa mo, alam mo na ibig niya sabihin, no? So, sa isang relasyon na kagaya ng meron tayo sa Panginoon, yung mga bagay na gusto nating malaman sa Panginoon, kung wala naman tayong relationship sa Kanya, paano natin malalaman? Yung relationship na sinasabi ko, mga kapatid, naiintindihan niyo naman, na hindi ito yung relationship na umaatin lang ako ng Sunday, hindi ito yung relationship na umuupo lang ako sa church, ito yung relationship na nagdudwell sa salita ng Diyos. Ito yung relationship na nagpapalalim sa Panginoon, sa Espiritu niya, and walking in the Spirit of God. Kasi nga, we will never know until we ask.
And the way that we will be able to know is really having that intimate relationship with God. Kasi the Holy Spirit will tell you, anak, this is what you need to do. Anak, ito yung dapat mong gawin. Anak, dito ka pumunta. Diba? The Holy Spirit is a comforter. He's a paraclete. He gives us wisdom. And He will tell us exactly what we need to do. And that is the bottom line of knowing God's will, actually, is following God's word to you. Ano ba specifically na sinasabi sa atin ng Panginoon? Kasi I would consider na major life decision, like going to abroad or changing careers, no? There's nothing wrong with that, eh, actually. But you have to know ano ba yung effect nito sa buhay ko. What would be the immediate effect nito? Not just for me and my family. As mentioned ko nga kanina sa definition ng faith sa dictionary ng Cambridge, faith is defined as great trust, pagtitiwala. Actually po, mga kapatid, may pagkakaiba yung pagtitiwala at pananampalataya. Faith and trust, they're almost synonymous. Halos magkapareha sila ng ibig sabihin. Pero pag sa Tagalog kasi yung faith, nananampalataya ka. It's our substance, sabi sa Hebrews 11:1, di ba? Faith is the substance, the assurance of things hoped for. Ang object ng faith natin, si Lord at ang salita niya. However, trust o pagtitiwala sa Tagalog, ibang bagay naman po yun. Ang trust ay something that you do, it's an action word that only grows out of our faith in God. Papasahin ko po itong nabasa ko sa icr.org. Sabi dito, let's read this one. Faith in God is the confident belief that He is the sovereign creator of all things and that He can and will do what He claims. Trust, on the other hand, is a verb. A verb is an action word, di po ba? It is something you do or act upon. Faith always comes first, but trust is never guaranteed. I agree with those statements. Oh. Kasi nga, if you're a Christian, definitely you have faith in God. But trusting God is a totally different ballgame. Sabi nga natin, iba sila kasi pwedeng may faith ka, pero you don't still trust God. Lord, nagtitiwala, nagnanampalataya ako na Ikaw ang Diyos na manunubos. Ikaw ang Diyos na magpo-provide ng pangangailangan ko. Ikaw ang Diyos na magliligtas sa akin. Pero do you trust God enough that you're willing to take a leap of faith and go to a different place or position na hindi mo alam, na hindi ka familiar? Diba? That's different eh. Ang pagtitiwala natin is something willful, deliberate siya, and sabi ko kanina, it grows out of our faith in God. Lalago ang pagtitiwala mo if you have a strong faith in God. Pero pwede kasing may faith ka, pero hindi ka naman talaga nagtitiwala. And I, myself, I could attest to that. There are moments in my life na parang, yes, I have faith. Alam ko may faith ako kay Lord, eh, hindi naman nawawala. Pero do I trust Him? Nagtitiwala ba ako talaga sa Kanya? Pag dumarating na yung mga pecha de peligro, which is alam na mga nagtatrabaho yan, no? Yung mga alanganin, do you really trust God? That God will move with your finances? Doon na nakikita, ito yung sukatan ng pagtitiwala natin talaga sa Panginoon. And simply put, faith is a word, is a noun, and something that you have or you possess. It's a substance or evidence of what we hope for, pinagtitiwalaan natin na mangyayari sa future. On the other hand, trust is an action word that's something you do or you act upon. Ayun nga po, balikan natin yung story ni Abraham. Abraham knew that God, whom he believed, ang Diyos na kanyang pinagtitiwalaan, He will do what exactly He says He will do. That God will bring to pass what He has promised. Yung pinangako sa kanya ng Panginoon na this land I will give to your offspring. And at that time, si Abraham wala pa siyang anak. Hindi pa pinapanganak si Genesis chapter 12 pa lang tayo, wala pang Isaac eh. Tipo ba? And this man, he stepped out of his faith. Bibigyan niya daw itong lupang ito, sabi ng Panginoon. Eh wala pang akong offspring, bibigyan niya daw itong land na to my offspring.
Diba? That is trust. That is stepping out of faith. That is faith in action. Nagtiwala ka na kahit hindi mo pa nakikita, gagawin ni Lord yung sinabi niya. Doing what God told you to do and then stepping out of your comfort zone to do what exactly needs to be done. And before I end, let me just share again what I've learned or what I've read. Sabi ng isang mangangaral, si John MacArthur ulit, faith is not a power which you possess to create your own future. Hindi raw siya parang kapangyarihan ang pananampalataya na parang to create your own future, ikaw ang gagawa ng sarili mong kinabukasan o hinaharap. The object of our faith, ang pananampalataya natin, our object is always God and His Word. Yung salita niya, doon nakabase ang ating pananampalataya sa Kanya. And Abraham, in our example, in Hebrews chapter 11, trusted that it would come as it was promised. Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. Makikita natin yun sa Genesis 15:6, sabi din sa verse na binasa natin. Abraham believed God. Nagtiwala lang siya, nanampalataya siya. And this Abraham, he was not perfect, mga kapatid. Kung alam lang, di ba alam natin ang story niya? He was a man na he even, sabihin na natin, lied to the Egyptians na sinabi niya si Sarai, hindi nga asawa, kundi kapatid. And he slept with Hagar, kaya nga may Ishmael, di ba? Because they wanted to have a son. And Sarah wanted to have a son or a child through her slave. Slave niya kasi si Hagar. So si Hagar ang sumiping kay Abraham para lang magkaanak. So imagine this Abraham, the same Abraham who is called the friend of God, was not perfect. He is not perfect when he lived on this planet. Hindi siya a perfect person like Jesus is the only perfect person who ever walked in this planet. And at the end of this point, trusting God about our future, we need to trust God with all our heart. This verse again in Proverbs 3:5-6. Alam natin tong verses na to and memorize natin to. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Yung buong pusong pagtitiwala, yung buong pusong hindi nagtatanong na, Lord, paano pag ganito yung nangyari? That's wholehearted trust. And yun yung Proverbs 3:5-6. And He will give you the desires of your heart. So balikan natin yung Psalms 37:4, di po ba? God, in His infinite wisdom, knows what He is doing with your life. Alam niya yung ginagawa niya sa buhay natin. Pero we need to trust Him and let go of our fears. We need to let go of our insecurity and go out of our comfort zone. In conclusion, mga kapatid, and as I end, we should carefully evaluate, mga kapatid, in every decision na gagawin natin before we move into new things. Ask God for wisdom. Ito nga po sinasabi natin kanina. Kanino magaling yung wisdom? Godly wisdom is from God. Ask God for wisdom. Lord, guide my steps. Guide my steps in the right people to the right situations. And God is not a divine butler. Yung butler, di ba, yun yung parang sa England or sa mga aristocrat families. Yung butler, siya yung obey sa masters niya ng household at sumusunod lang sa mga inuutos sa kanila. Si Lord hindi siya divine butler na taga-sunod sa atin pag may gusto tayo. Ini-stamp niya lang yung mga wish list natin or mga bucket list natin. But He should be the one who is control of that bucket list in the first place. Sabi sa Hebrews 11:1, going back to this verse, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. So faith is the substance. For we should need to commit ourselves to God as well. Trust Him and He will do what He has promised. Sabi nga sa Proverbs 37,
Psalms 37 verse 5. We need to commit our ways to the Lord, and the Lord will be the one to do what He has promised. And before we conclude again and sum it up, i-commit po natin lahat, mga kapatid, yung buhay natin sa Lord, and continue to obey Him and whatever He wants us to do in this life. So, mga kapatid, mananalangin na po tayo. Our focus today for our prayer is that may we ask the Lord for faith that is like Abraham, a faith that is beyond question. Sometimes it's really difficult not to ask questions. It's really difficult na, Lord, gagawin ko to, pero paano na to, Lord? Paano yung mga iiwan ko sa Pilipinas? O paano pag lumipat ako doon, Lord? Wala akong kakilala? O hindi ko alam yung gagawin ko? Minsan, tatapangan mo lang talaga eh. No, you have to trust God na, hindi anak, I got you. I got you. I know what I'm doing. Diba? That's the concept of really letting go of our fears and stepping out of our comfort zone. And as we pray, mga kapatid, tayo pong lahat ay manalangin at yumuko. Inaanyaya ko pong lahat sa atin na magdasal at ipag-pray natin, Panginoon, bigyan mo ako ng karunungan. I don't want to do this on my own. I need you, Lord. I need you, your wisdom. I need your guidance for this coming few months, this coming few weeks. It will be starting a new chapter, a new year. But Lord, ano po ba yung plano mo po talaga sa buhay ko? For many of us, it's really not difficult probably to make a decision. Pero if you are a Christian, if you want to follow God's will sa buhay mo, you really need to pray. You really need to ask the Lord, Lord, what's your purpose for my life? And that's what we're gonna pray today. Let's all bow our head and let's put ourselves in the presence of our Lord. Hallelujah, Father God. Maraming pong salamat, Panginoon, sa Wednesday na pinag-alog mo sa amin as we remember the life of Abraham, Panginoon, sa mga salita mo, sa mga natutunan namin, O Lord, sa buhay ni Abraham. Pinakita niya na ang pagtitiwala, Lord, is something that we need to do to act on our faith, to step out of our comfort zone, Panginoon, and to really trust you completely, kung ano po man yung inuutos mo sa amin. Lord, we ask for wisdom for each one of us listening to this preaching. Lord, we ask of you, Holy Spirit. Lord, we earnestly seek you. We ask for your grace and mercy. Samahan mo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, in making the right decision sa mga plano namin. And these plans, O Lord, kayo po ang masunod. Ipaalam niyo po, Panginoon, yung gusto niyo pong gawin sa buhay namin, Panginoon. At wala pong ibang maitataas, Panginoon, kundi ang pangalan mo. Walang ibang maipararangalan kundi ikaw, Panginoon. Your glory and your honor, Father God, ang mangyari sa buhay namin. Thank you, Father God. We give you all the glory and praise in the name of our Lord and our Savior, Jesus Christ. Amen. Maraming salamat po, mga kapatid. Thank you for joining me tonight. Maraming salamat po. See you on Sunday as we worship God. And have a blessed November. And the Lord bless you and keep you shine where you are.